Halay kakusina, kumusta? Isang recipe na pwede ninyong pagkakitaan ang aking isi-share sa inyo today. Sobrang sarap nito as in at napaka-healthy pa. May sarili akong version ng napakasikat na salad na ito. Kung ano yun, apa, watch mo itong video ko. Huwag mo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga bagong negosyo recipes ko. Huwag na nating patagalin ito, halina at ituturo ko na sa inyo kung paano ito gawin. Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang pipino o cucumber. Depende na rin sa'yo kung gusto mong balatan, pero para sa akin, hindi ko na lang babalatan. Ayan, tanggalin lang natin ang mga buto dahil hindi ko rin yan isasama. Ayan, kunin lang natin yung nasa gitna. At saka, itong isa pa, tanggalin natin. Pero kakusina, pwede mo namang isama ang buto, ano? Nasa trip lang yan. Orcha. So ayan, ikat lang natin ito into strips. Kakailanganin din natin ang hinog at matamis na mangga. As usual, nabili ko ito ng mura lamang dahil nasa reject section na yan. Dahil bulok na daw, pero hindi pa talaga ito bulok. May itim lang, pero hindi pa yan bulok. Napakatamis nga nito eh. Ayan, tanggalin lang natin ang laman gamit ang baso na palaging ginagamit pang tanggal. Pantanggal ng laman. So ayan, tanggalin lang natin. Gagamit ako ng gloves. Baka may masabi na naman na hindi maganda. Char. Ayan, ikat lang natin ito into strips. Ano? Ayan, so ito ang magiging resulta niyan. Pahaba siya. Ayan, kakailanganin din natin ang carrot. Ayan, balatan lang natin ito tapos ikat lang natin ng pahaba katulad ng iba pang mga ingredients. Ayan, and then ito na yung sinasabi ko na magpapasarap, dagdag pampasarap cheese. Malalaking hiwa pa yan, ano, para yung mga bata kumain din itong salad na ito. Pumili ka lang ng mamurahing brand ha. And then, itong crab sticks. Alam niyo ba, first time kong makakain ng crab stick. Tumatanda na lang, meron pang first time. Ayan, first time ko rin bumili ng crab stick. Napakamahal pa naman, 67 pesos, 8 piraso lang. Ayan, luto na pala siya. Hindi na natin kailangan pang lutuin. At saka, ayan, hihimayin mo lang dahil parang strips na siya. Ayan, ano? Ayan. So, ganito pala ang crab sticks. Ayan, oh. Hihimayin lang natin. Kakusina, pakilike ang video ito ha at pakisubscribe na rin. Maraming salamat. So, 3 piraso lang ang aking gagamitin. At ito na ang ating magiging palaman. So, ngayon mag-a-assemble na tayo. Gagamit tayo ng rice paper. Ito pala ang rice paper. Oh. Nabibili ito sa East End. Ayan, sa mga supermarket. So, babasain lang natin yung kabilang side ha. Hindi natin babasahin yung magkabilang side kasi didikit, ano. Ayan, so naglagay ako ng lettuce. Syempre may lettuce yan, no? Hindi ko nasabi kanina na may lettuce. And then i-assemble mo lang. Inuna ko nang ilagay ang mangga. So, 2 piraso. And then ito namang pipino. Ayan. So, ikaw na lang ang bahala kung gaano karami ang iyong ilalagay. Then, maglagay pa tayo. Karagdagang pipino. And then, maglalagay na tayo ng crab sticks. May suggestion ako. Kung hindi ka makabili ng crab sticks, pwede naman yung hot dogs. Ano? Prituhin mo lang yung hot dog tapos ikat mo into strips. Pwede na yan. O kaya kung
rich ka. Pwede ang shrimp. Ayan, naglagay ako ng cheese na napakasarap at saka itong carrots. Akalain mo kakain ka ng carrots na hilaw, pero mamaya hindi mo siya malalasahan. Hindi mo malalasahan ang carrots kasi napakasarap ng sauce na aking titimplahin mamaya yan ka kusina. So, ayan, mag-ingat lang, ingatan lang sa pagkuha ng rice paper kasi dumidikit siya, ano. Ayan, dahan-dahan lang, tapos i-roll mo lang ng ganun, pak ganun. Napakadali lang ka kusina. First time kong gumawa nito. Ayan, oh, di ba nakakatakam? So, ngayon, nakagawa ako ng 9 pieces pala. Ayan. So, ito yon, oh. Para siyang cellophane. Tapos, ikakat lang natin ito sa dalawa. No? Ayan. So, ikat lang natin sa gitna. At ito ang magiging itsura niya sa loob. Sino pa naman ang magsasabing hindi ito masustansya? Kulay pa lang nakakatakam na. O yan, diba? Oh, wow, kakusina. Gumawa na tayo ng sauce. Ayan, ilalagay ko na lang dito ang mga ingredients. Pero yung complete measurement ay nasa description box. Pero, nasa sayo pa rin kung gaano kasarap ang magagamit o magagawa mong sauce. Basta't hindi siya sobrang maalat, hindi sobrang matamis, basta't tamang-tama lang. May panlasa ka naman, i-taste mo na lang kakusina para makuha mo yung tamang timpla ng sauce. Ayan. Naglagay pa ako ng cheese niyan ha. Dubli-dubli na talaga ang cheese. Pero syempre, gumamit ako ng mumurahing brand. Merong okay na brand. Ano? Okay na brand. Pero not sponsor yan ha. Nako, nako, nako. So, ayan. I-mix mo lang. Charan! Ayan na, pwede mo na siyang gawing dipping sauce. Ito na kakusina ang ating special kani salad rolls na napakasarap. Naku, must try talaga ito. Alam nyo ba, dalawang piraso lang yan o tatlo na kakabusog na yan dahil noong Biyernes Santo, ito lang ang naging lunch ko. Maghapon busog ako. Kaya ano pang hinihintay mo kakusina? I-try mo na ito na. Maraming salamat, kakusina! Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, aba mag-subscribe ka na. Paki-like na rin itong video ko. Hanggang sa susunod na video ko, maraming salamat!